Kakaiba talaga pag siyempre meron kang helmet ano, tapos branded pa. Pero mga bagay ka talagang hindi may papaliwanag kahit anong gawin mo eh, no? Intro nga muna tayo. Let's go. So, what is the reason kung bakit ko nga ba nabanggit, no? Yung masamang elemento na nandun sa loob ng helmet na yun. So, ang akin lang naman, kahit sino naman siguro, kapag galing ka ng arawan, siguro nag-long rides kayo, syempre may pawis din sa loob na namumuo, taka magkakaroon ng konting dumi, kapag naipon yan, magkakaroon ng, alam mo, maliit na bagyo din sa loob na hindi mo maipaliwanan. So, ano nga ba ang rason kung bakit ko yan sinasabi ngayon sa video na to? Meron kasi akong i-review na product, no, na ipinagkaloob, no, ng tropa nating si JS24 Motovlog. Ito yung sticker niya, shoutout sa'yo. And shoutouts na rin sa mga tropa natin dyan sa Loonion Motovloggers. Loonion Motovloggers, shoutout sa'yo dyan. Mag-ingat kayo palagi, RS. And sa upcoming, bago pa lamang simula, meron po kami sasalihang P-Tech 2020. Last year kasi siya, 2020 pa din. Pero ngayon, 2021 na siya. It is an endurance ride, no, wherein we're gonna run for about 500 kilometers. Basta sobrang lawak niya, so sa mga interesadong sumali, open pa rin po ang registration hanggang April 5. So i-contact nyo lang po yung si Ma'am Elvira sa mga nakakilala po sa kanya. So para at least makapag-register po kayo, 1.5 po ata yung entry fee, ano? Sali lang po kayo. So back to the video, mga tols, back sa pinaka-topic natin. Meron kasi itong Koby Helmet Disinfecting Foam. Yan. Koby, no, tama, Helmet Disinfecting Foam. Ito yung ipinagkaloob sa atin ng tropa natin si Sir JS24 Motovlog, no, para i-review natin tong product na to. So, ang tanong, ano ba yung disinfecting foam na yan, no? Kuya Raph, no? Rapaeng TV, ano ba yan, ha? Nung pakialam ko dyan. So, sa mga hindi nakakaalam, it is a type of disinfecting device, no, na gagamitin mo, sprayer siya actually, para malinis yung helmet mo. So, magic ba yan? Siguro parang magic siya kasi kakaiba siya dun eh. Normally, yung iba nilalabhan nila yung helmet nila. Ito, siguro hindi mo na siya kailangan labahan kasi automatic nang gagawin ito. So, una sa lahat, mabibili mo to sa mga stores. Meron din sa JS24 Motoshop. No, i-contact nyo lang po si Sir JS24 sa page niya. At meron siyang binibentang ganito. Una sa lahat, ang gusto ko lang sabihin sa inyo is, paano ba natin malalaman kung original ang nabili nating Koby Helmet Disinfecting Foam. Bali, i-check po ninyo dito sa gilid. Meron kasi ditong bagay na magpapatunay na original to, no, na legit. So, tulad ng nabanggit ko kanina, meron po tayong i-check dito para malaman natin kung legit. Ito po yung sticker dito. Meron po kasi yung QR code. Tapos, meron po ditong nakasulat na, ayan, zoom i-focus natin. Genuine guarantee, scan the QR code for authenticity query. So, bali, scan nyo po yan, tapos mag-i-direct kanya sa isang website, and then meron siya atang lalagin. Ito, hindi ko pa na-scratch eh. So, scratch natin to. Ito yung password siguro doon sa pagbukas ng website na yun. So, hindi ko natatapusin. Bali, pag bibili kayo, check nyo lang ito. So, kung wala, hindi ko lang sure. Baka imitation yun, though iba pa rin talaga pag legit, ano? So, ayan, makita nyo sa harapan, ang nakalagay dito ay Koby, Love, Car Life, no? Helmet Disinfecting Foam, tapos ano pa ba yung mga nakasulat dyan? Quick Cleaning, Strong Sterilization, Easy Deodorization, ano pa ba? Shining Like New, Instant Penetration dun sa, yan, helmet talaga yung nasa loob niya. So, ituturo ko sa inyo kung paano to ilalagay sa helmet, no? Tara! So, ngayong nalaman na natin, no, kung paano ma-check kung legit ba yung nabili natin o hindi, eh pumunta na tayo doon sa kung paano natin siya gagamitin dito sa helmet na to. So, una, syempre dapat may helmet ka, regardless of the brand, basta helmet 'yan, no? Ito, meron ako ditong Evo, nabili ko to kay Kuya Sherwin. Itong Evo na to, ginagamit ko na siya. And safe naman siya, napaka comfortable niyang gamitin, noise cancellation. Gawin ko na lang 'to ng review basta. So, ang issue lang dito, kasi ginagamit natin pang long rides, syempre namamahos sa loob. Ngayon, paano ba natin siya gagamitin? So, paano ba natin gagamitin ang Koby Helmet Disinfecting Foam dito sa helmet na to? Uy, ala. Una sa lahat, no, bale, i-shake nyo muna siya. Okay naman na, wala na akong shake, na-shake na siya. Tapos, itututok mo na siya dito sa loob ng helmet. Pag in-spray mo kasi ito, ganyan. Ayan, makita mo, ni-spray ko siya, meron siyang foam. Curious ka, ito yung kamay ko,
Ito siya. Yan. Talagang, mabango. Foam siya. And then, pagkagamitin mo pala to, we're going to require you a pamunas, no? Basahan. Kasi after mong maikon yun, magsisink dun sa loob, napapasok sa loob yung foam, tapos ipunas muna siya. So, i-apply mo na ito, no? Yan. Yan. Ganyan siya. Hanggang dun sa loob, para at least yung pinakasunok-sunukan niya, meron namumuong bagyo. So, yan na yung kinalabasan niya. Ngayon, ay, Rapaeng, yung puti ba na yan, magtatagal dyan? Hindi. Kuha ka pamunas, no? So, pagkuha mo ng pamunas, punas mo dyan para kumalat talaga. Tapos, kuha ka ng pamunas, punas mo siya. Instant laban na yan sa loob. Tapos, ganyan talaga. Pag punas mo sa loob, nandito yung foam sa loob, nakapenetrate siya dun sa pinakasulok-sulukan. Hanggang dyan sa pinakalock, no? Mapupunasan yan. Sa gilid. Yan. Punasan mo lang siya. Hindi naman magtatagal yung white stain na nakita ninyo nung una eh. Foam lang yun actually. Magsisink din siya sa loob nung tela sa loob. So, pag nangyari na yan, medyo basa na siya. So, ang gagawin ninyo, ibababad nyo lang muna siya. I-air dry ninyo, no? Tapos, pag natapos yung pag-air dry doon, fresh as new na siya. At ganun lang yan kabilis mga tols. Tulad ng ginawa ating proseso, kukunin mo tong Koby Disinfecting Foam. Tapos, ispray mo siya. Ispray mo dito sa loob ng helmet mo. And then, ginawa na natin yan kanina. Nag-sink na sa loob, no? Tinanggal niya na yung masasamang amoy sa loob tsaka mga bakterya. Pinunasan na rin natin ang basahan na ginamit natin. So, itatabi na natin tong helmet. Tapos, isabit mo lang yan dyan, no? Ipahanginan mo lang siya at hintayin mo lang siyang matuyo para pag ginamit mo siya sa susunod na rides mo, no? Sa susunod na alis mo, mabango na siya. So, teka lang. Kukunin ko lang tong disinfecting foam ko, ah. Tire block. May tire block pa? So, what's up mga krap? Maraming salamat sa panonood at sana meron kayo natutunang aral, no? So, kung paano nga bang pag-apply, no? Ng Koby Helmet Disinfecting Foam. So, sa tinagal-tagal na rin ang ginagamit ko tong produkto na ito, masasabi kong napakasulit niya. Talagang matatanggal niya yung amoy na ayaw mong maamoy sa loob ng helmet mo. Tatanggalin niya rin yung mga, alam mo yung medyo malangis sa loob, dulot siguro ng pawis, nadidegrease din siya. Matatanggal talaga yung mga nakadikit na, ayaw mong nakadikit dun sa helmet mo at sulit yung ibabayad mo dito. Ano? So, sana meron talaga kayo natutunan at salamat kay Sir JS24. Bale, meron siyang Facebook page, JS24 Motoshop. I-PM nyo lang siya at makakascore kayo sa kanya sa murang halaga, legit with QR code na Koby Disinfecting Foam. May tire block pa to, ano. So, don't forget to subscribe at i-ring mo na rin yung notification bell at i-subscribe mo na rin yung mga tropa kong motovloggers tsaka sa lover. May tire block pa. Kaon pa ba ng video to? Let's go! Boss Gal, sasali ka ba din sa pitot? 500 kilometers daw yun, ah. Oo naman. Kaya mo yun? Oo naman. Eh, sa mga Cronald mo, to sasali yun. Ito ba yun? Sasali yan? Oo naman, malakas to eh. Nasaan ko na yan. Sir JS24, sasali ka? Yes sir, I'll be the sixth man in this room. Alright, ito si Sir JMotoblog, sasali ba yan? Babanatan natin yan. Alright, ito si Ma'am Camille, sasali yan? Papasok din yun. Eh, ikaw? Ako? Oo. Let's go!